Pero bago tayo mag-dive sa rabbit hole na ito ay ang mga salitang babanggitin ko ay maaaring totoo at maaari ding hindi. Hindi naman kasi ako galing sa hinaharap para sabihin ko kung ano ang mangyayari. However kapatid, sa bawat litratong galing sa kanyang IG ay magbibigay ako ng istorya na it just makes sense. Hindi totoo, hindi rin peke, pero it just makes sense. At dahil nga cryptic pictures ang mga ito ay may iba-ibang take ang bawat tao o YouTubers dito. Hindi rin ako magbabanggit ng pangalan dahil alam niyo naman siguro ang tatlong main character na tinutukoy ko. And the story goes like this. July 14, parang apoy na tinupok ang social media dahil sa isang misteryosong mga post galing kay Clint. Si Clint kapatid, para sa mga taong hindi nakakaalam, ay ex-boyfriend ng isang sikat na beauty queen na bibigyan natin ng alias na Pusa. Now, to make the long story short kung bakit talaga namang viral ang istorya nito ay through the years kasi kapatid na magkasama sila ay walang ginawa si Clint kundi ang sumuporta sa laban ni Pusa sa pagkuha ng isda. Or should I say, makuha ang pagiging pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang nangyari ay noong nanalo si Pusa at nakuha naman ang isda, ay walang ano-ano'y naghiwalay bigla ang dalawa sa hindi malamang dahilan. Privado ang rason, hindi ako pwedeng mag-judge, pero marami ang nagsasabi na simula nung nakuha niya ang isda, ay hinayaan na lamang ni Pusa si Clint at tuluyang naghiwalay at dito papasok ang ikatlo nating bida. Bibigyan natin ito ng alias na sampayan. So, just a recap, tatlo ang ating main character, si Clint, Pusa, at si Sam, Payan. Ngayon, dumaan ng maraming buwan na pabalitan naging sila ni Pusa at ni Sam Payan. Marami ngayong netizen ang tumaas ng kilay dahil hindi na kasi mabilang ang mga kontrobersya na bumabalot kay Sam Payan. Marami kasi ang mga chismis na di umano isa si Sam Payan sa tinatawag na paminta. Ang ibig sabihin nito kapatid ay isa siyang Becky na hindi lantaran. Although masculine ang katawan, ay malambot ang kanyang puso. Dumaan pa ang ilang mga buwan, ay heto na tayo ngayon. July 14, 2020 ay nag-post si Clint ng maraming cryptic images sa kanyang IG story. Ang ibig sabihin ng cryptic kapatid ay may natatagong mensahe o mayroong pang mas malalim na kahulugan tungkol sa isang bagay. And that puts us to our next topic. Nag-umpisa ang lahat kapatid sa isang mensahe at sinabi niya, hindi ko pwedeng tagalogin dahil mawawalan ng saysay. Quick, find the code before it's all gone. Ngayon, sa unang tingin ay sinasabihan niya lamang tayo na may mga code sa kanyang post na ating kailangang hanapin bago mawala. Ngunit, ang mga netizen ay napansin ang mga capital letters sa kanyang isinulat. QFCBILL na di umano may ibig sabihin quick, call FBI. But for me kapatid, it's not the case. It doesn't make sense to me kapatid kung tatapusin natin ang buong istorya. Moving forward, ay makikita natin ang isang poll. Pipili ka lang ng isang red o blue pill. Sa mabilis na Google search kapatid ay malalaman mo ito agad. Isa kasi itong matrix reference na pag pinili mo ang red pill ay malalaman o maglalabas ka ng isang hindi magandang katotohanan tungkol sa isang bagay. On the other hand naman kapatid, blue pill, isisekreto mo na lang kung ano ang nalaman mo. Sa susunod na picture kapatid, garugtong pa rin ito ng blue at red pill. Sinabi niyang, you decide. Next, isinabi niyang one more thing. I really like so, tapos may 3 sa itaas. Now, marami ang nagsasabi na inire-reference ito sa plot ng pelikulang So Part 3. However, para sa akin ay it doesn't make sense. What makes sense sa akin kapatid ay ang salitang so tapos may 3 sa itaas. If we will play with the words kapatid ay marami tayong salitang makukuha. Una dyan ay ang salitang Sam tapos so at tatlong Sam na pag in-English mo ang tatlong Sam ay alam mo na ang ibig sabihin. I'll give you a second to think kapatid. But wait. It gets even better kapatid. Kung nagtatanong kayo kung sino ang sinasabihan ni Clint sa last picture na nagtatatlong Sam, ay heto ang sagot. Sa next picture ay makikita ang dalawang galon ng tubig at isang hindi ako sigurado pero isa yatang yoga mat. May text din at sinabi niyang,
German efficiency is always the best. Now, maraming salamat sa ilang mga netizen dahil mabilis kong nalaman na may isang German restaurant sa BGC na pagmamay-ari ni Sambayan. Ang dalawang galon naman kapatid at ang yoga mat ay para sa akin ay nagre-representa sa kung ano ang setup ng video na tinutukoy ni Clint na tatlong Sam. Kumbaga eh kung ano ang setup ng video, may isang yoga mat, dalawa sila at may isang cameraman, hence the word, tatlong Sam. Ang susunod na litrato nito naman kapatid ay isang napakalaking puzzle piece para maunawaan natin ang nangyayari. Dito makikita natin si Clint. Mapapansin din, madilim ang kuha nito at nakakatakot in a way. Well kapatid, alam niyo, reference ito sa kanyang sideline. Di umano, ang pagiging hacker. Isa sa pinakagrupo na madidikit sa larawan nito ay ang grupo na kong tawagin ay The Shadow Brokers. Kaya kung mapapansin ay kinuha niya ang litrato sa madilim, shadow, at ang dahilan kung bakit siya naka-headset ay pinapakinggan niya. Iniisip ng mabuti kung ilalantad niya pa sa publiko ang napanood niyang video o hindi. Don't believe me na isa siyang hacker kapatid. Well, sa susunod na picture nito ay sinabi niyang, Hail the Hackers Guild. Ang sumunod naman ay for those who still don't get it, double life. Ang pinaka-message ng salitang ito ay ang salitang double life kapatid. Sa madaling sabi ay ang ibig sabihin nito ay ang isang tao ay may dalawang ipinapakitang imahe. Sa isang banda isa siyang napakaganda o napakagwapong tao, walang problema sa katawan o walang issue para sa kanya. Sa kabilang banda naman ay natatago ang kanyang napakasensitibong sekreto na kahit yung mga malalapit sa kanya ay hindi alam kung ano yon. Now, we can take this in two different ways. Unahin natin ay ang way para kay Clint. One side niya ay isa siyang boyfriend ni Pusa at ang isang side niya naman ay ang pagiging hacker. On the other hand, si Sampayan na di umano isang paminta at si Pusa naman na may itinatagong baho. We can confirm kapatid pero ito ang mapipiga natin sa larawang ito. Now, moving on, sinabi niyang, You're slow typer. Na wala tayong masyadong pwedeng bali-baliktarin o salitang pwedeng mabuo kundi ang sensible na pwedeng gawin ay kunin ang mga capital letters at bigyan ng ibig sabihin YST o may ibig sabihin your anim na tape. Let me give you a second kapatid para Englishin yun at malaman ang ibig kong sabihin. Yan ang sinasabing sekreto ni Clint doon sa salitang double life. Still, don't believe me kapatid. Well, sa susunod na litrato ay makikita si Clint at ang araw na June 9, 2020. Well, ano nga ba ang June 9, 2020? Well, National Kajut Day lang naman. Kung gagamitin natin at ililipat ang June 9, 2020 ay makukuha ang numero na 6 at 9. At marami sa inyo siguro ang may gusto ng numero ito o posisyon ito pero... Well, anyway, next picture is the same, pero idinagdag niya ang salitang Ala Kings of Hackers at ang 999 na pagbiniligtad natin. You know what I mean. Not much here, kapatid. Next picture naman ay ang isang litrato niya na naka-headset. Ang caption ay, I like celebrating millions with headphones. At may isa lang itong ibig sabihin. Natatandaan niyo ba ang blue at red pill? Hindi ba't pag pinili ni Clint ang blue pill ay itatago niya lamang ito sa kanyang sarili? This pose implies that he is leaning more on the red pill dahil pag inilabas niya ang video kanyang nalalaman ay magkakaroon siya ng millions. It's a far-fetched but still, you know what I mean. Ang susunod naman na litrato kapatid ay medyo malayo-layo na ang tinutumbok pero bibigyan ko pa rin to ng mabilis na kulugan para sa inyo. Sa kanyang IG story ay may isang tao na nagtanong na kung lutang daw ba si Clint at sinabi niya namang, ah, gusto mo bang pag-usapan ang masamang gamot? Next picture ay ang salitang ito. Look at my body. Look at yours. Look at my power. Look at yours. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay base sa isang netizen ay intelligence over confident. Sinabi niyang oo, siya nga ang reyna at pinagsisilbihan siya ni Clint noon. However, kahit na reyna si Pusa at makapangyarihan ay matalino pa rin si Clint na pag ginamit niya ito ay maaaring ikasira ni Pusa. Konektado pa rin ito sa pagkakaroon ng kaalaman ni Clint sa panghahak at ang videong nalaman niya. Next picture kapatid ay heto. Correct me if I'm wrong pero kuha ito sa gallery ng isang telepono. Sa iba ba ay makikita ang jumbled word pero ang ibig sabihin nito ay hold for video at top naman for photo. Metaphor ito kapatid sa videong tinutukoy ko. Muli, sa itaas ay may salitang I just like headphone. Implying na maganda o mas magiging okay ang experience mo pagka pinanood mo ng naka-headset ang video na tinutukoy ni Clint.
Ang susunod na litrato naman kapatid ay heto. Sinabi niyang you don't steal from very, very ambitious men. Next in line ay ang screenshot ng moving anonymous. Once again, claiming that he is indeed a hacker. Ang sumunod naman kapatid ay isang countdown. Marami ang mga netizen noon na talaga namang hindi natulog para lang malaman kung ano ang big revelation ni Clint kay Pusa at Sampayan. Ngunit nga, olads, walang happenings. Ang susunod na picture naman kapatid ay ang salitang they increase sales. Napansin ng mga netizen ang mga out of place na malalaking letra, kaya kinuha nila ito at binigyan ng kahulugan SSS, na may ibig sabihin base sa ilang mga netizen ay sabihin mo salamat Shopee, social security system at skin so soft. Pero personally wala akong makitang kung anumang hidden meaning sa litratong ito, pero who knows, you do you. Next picture kapatid ay heto. At 16, I got caught hacking a secure server. Ang ibig sabihin dito ni Clint kapatid ay ang araw kung saan nahuli siya ng isang secure server, either Twitter, IG or Facebook, kung saan sinusubukan niyang i-hack ang account niya na Pusa o Sambayan. Pero kahit nahuli ay nakuha niya pa rin ang credentials ng isa sa kanila. Sa susunod na picture kapatid ay may isang anonymous user ang nag-reply sa kanyang IGs at trabaho ang aking teacher. Inglesin nyo na lang kapatid para maintindihan. Next picture ay ganoon din. With 16 ay nahuli ka nilang nagbabati ng itlog. Susunod naman ay ang message na mag-video call daw sila at manungkit ng piso yung babae, which is again, you know what I mean. Tandaan na si Clint lamang ito at gusto lang ipalabas na galing sa ibang tao ang mensahe, when in fact, yun ang ilan sa mga video na panood niya sa pangahak sa dalawang account. Sorry, sinabi niya nga, at 16, I got caught having a group text in a pool. Now, ang labas sa akin ito kapatid ay isa ito sa mga senaryo ng mga video na halungkat ni Clint sa pangahak sa dalawang account. Siya rin ang gumawa ng dummy account para palabasin na iba ang nagtatay, pero in reality ay siya lamang yun at gusto niyang sabihin na yun ang nakita niya. Don't believe me kapatid. Well, sa susunod na litrato ay makikita ang tatlong emoji at isang babaeng nakahiga. This seems to be far-fetched pero konektado ito sa binanggit ko ngayon lang. Let me explain kapatid. Imagine na ang lahat ng nasa paligid ng emoji at picture ng babae ay pool. At ang senaryo ngayon ay may tatlong lalaki ang siyang nakapila at naghihintay para maapiran si Pusa. Hence the word, group text. Next picture kapatid ay ganoon din. Sinabi ng tao na nag-reply sa IG ni Clint ang mga katagang at 16, binigyan ko ng lobo. Next picture kapatid ay sinabi niyang, nobody can judge me. I know your dirty little secrets too. Well, ito kapatid ay konektado sa isang banda na kung tawagin ay The All American Rejects, at may kanta sila noon kasing Dirty Little Secrets. Doon sa music video ay may mga extra kung saan isinusulat nila sa papel ang kanilang mga sikreto, implying that alam niya ang lahat ng sikreto either ni Sampayan o ni Pusa. Next in line ay heto, dadako naman tayo sa ibang topic, dating app at church. Ang simbol sa gitna kapatid ay may ibig sabihin not equal. Kilala kasi si Pusa na isang Christian, samantalang ang dating app naman ay patungkol kay Sampayan. Noon kasi ay marami ang naglipa ng news kung saan gumagamit daw si Sampayan ng isang dating app para sa kanyang pangsariling gagustuhan. You know what I mean naman siguro kapatid. Or may isang incident kasi kung saan sa isang simbahan silang dalawa unang nagkakilala. Next picture naman kapatid ay heto, sinabi niyang, careful who you go to bed with. Now, para sa akin ay isa itong mensahe direkta para kay Pusa, at sinasabing hindi alam ni Pusa na kinukuhanan pala siya ng video. Walang consent kumbaga. Ang susunod na picture naman kapatid ay isang convo ni Clint at isang concerned citizen. Ang reply ni Clint sa kanya ay good, you listen, GYL. Nagkaroon sila ng maliit na pag-uusap at kalunay may isinend si Clint sa kanilang conversation. Isang litrato kung saan siya na bigla ang may hawak ng account ng kausap niya. Now, correct me if I'm wrong kapatid, pero para sa akin ay yun ang lumalabas. It goes to show na may kaalaman siya sa panghahak. However, this is not a solid statement. Malay natin kung siya lang din ang may hawak ng second account, so we can all just speculate. Sa dulo kapatid ng post na ito ay si Clint ay sinabi niya, don't worry, I am only the ex. At ito ang solidong ebidensya na ang pinaka-pinag-uusapan natin ay si Pusa at si Sampayan. Si Clint ang ex ni Pusa at ginagawa ito ni Clint dahil may gusto siyang, number 1, patunayan na mali ang desisyon ni Pusa sa pagpili kay Sampayan.
Number 2, gusto niyang magiganti sa ginawa sa kanya ni Pusa. Number 3, gusto niyang isave si Pusa dahil hindi niya alam ang madilim na sikreto ni Sampayan. Number 4, ang kanyang nadiskubre sa kung saan mang account ng dalawa ay hindi niya matanggap. Tipong nakilala niya si Pusa na hindi naman ganoon at pagkatapos makoronahan ay kung ano-ano ng kalokohan ang pinagagawa. At